Welcome back to Showtime Online You! Yes! Mga Showtime Onliners, tuloy-tuloy lang ang mag-tweet, react, comment, gamitin lang official hashtag natin na hashtag Showtime Pagkakaisaya. Yes, at syempre don't forget to send us stars on Facebook and super chats pa rin tayo sa YouTube. At eto na, halika na kayo halika ng pag-usapan natin ang So You Top List. At ang ating pag-uusapan ngayon ay mga dahilan kung bakit mas maganda ang buhay noong pre-colonial Philippines. O, di ba? Sabi daw nila. Janine? Yes, oo. Maiko-compare natin ang way of living noong panahon bago magsimula ang pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero ito, disclaimer lang. Ito ay mula sa article na 10 reasons why life was better in pre-colonial Philippines. Ang article na ito ay mula po yan ha sa Filipino.net na posted noong October 7, 2018. Kaya naman, tingnan na natin yan first on the list. Ooh, society was more tolerant in pre-colonial Philippines. Ano yan? Paki-explain mo lang. Tolerant. Hindi kasi noon, syempre, di ba, medyo konti pa yung populasyon noon. So, mas kaya pa siguro, I think, ma-handle yung society natin. Oo, kung may mga protocols na ipinapatupad, nasusunod agad dahil nga hindi pa ganun siguro kahirap control because yung population natin noon ay mas koonti kumpara ngayon. Mas madaling pasunodin. Madaling kontrolin, no? Compare talaga ngayon na dahil nag-iba-iba nga yung mga paniniwala, dahil naging ano na tayo, ang tawag sa atin, democratic, eh di ba ang daming, alam mo na, sumusuway. Yes. Next on the list, meron pa. Iba natin. Sinaunang baybayin. Literacy rate was high. Matatalino noon ang mga tao. So, ang ibig sabihin ko ngayon. Pero i-take natin to consideration na yung parang system ng education or yung mga knowledge natin noon compared ngayon, hindi ganun kalawak. So, kaya siguro na-note na mas mataas yung literacy rate dati kumpara ngayon. Kasi ngayon, iba't iba na yung mga branches of knowledge natin. Tapos mas malawak na yung tinuturo sa mga schools. Oo, siguro noon mas may focus, di ba? Mas may focus yung mga tao dun sa particular na pinag-aaralan kasi nga hindi pa ganun kalawak. Yun siguro yung nilang parating. Akala ko sinasabi mga hindi ano yung yun eh. Tapos less distractions. Less distractions. Ngayon kasi marami na eh. Gadget, social media, diba? Tropa pips. Ayan, ang dami na. Tropa pips. Pero kayo mga tropa pips yung mga estudyante. Meron siguro, pero pinaglilibangan nila hindi katulad yung mga... Maghasa ng itak. Yan ang libangan nila nung araw. Kala ang mga hobby nila noon, magtalog ng nyog. Ganun ba? Sino kaya daw yung... tropa ni Lapu-Lapu. Oo nga, no? Sino kaya yung kaganito ni Lapu-Lapu? Par, ano na, par? Kung may Instagram na kaya si Lapu-Lapu, ano kaya laman ng feed niya, no? Siguro, lagi siyang nasa beach, no? Nagtatan. Kasi, magmumukbang siya ng lotion sa Cebu. Siguro, ganun si Lapu-Lapu. Tapos nagbi-video na nagpa-practice na mag-sword. Okay, next. Ayan. They had to know how to make advanced weapons. Grabe yung advanced weapons, ano. Ngayon kasi sa ang alam ko is parang bumibili na tayo sa ibang bansa, ano. Parang noon. Wala na masyadong innovation. Oo. Noon parang kaya nilang gumawa ng mga ganyang pangmalakasang sandata. Gagaling, ano. Even kasi though siguro, wala pa technology, wala silang pattern kung saan nila mai-research yun, di ba? So talagang pure talent and brainy talaga, ano. Correct. Hindi pa sila nakapag-training sa Lego. Alam mo nila yan. Dati kasi siguro wala tayong, since hindi pa tayo na-colonize, parang wala tayong madedependan
Kaya, oh, yeah, yeah. Sariling sikap. Sariling sikap. So, makwento ka lang dito sa bahay namin. Si tatay, nagawa lang dito sa bahay. Pero ngayon, pagka nagpapagawa ako ng kwarto, talagang nag-hire ako ng mga labor talaga. Pero si tatay, siya lang ang nag-ayos na itong bahay. Galing ah. Oo, perfect example yan na wala kasi tayo. Kumbaga noon, walang ibang aasahan. Kundi, kailangan magawa ko ito. Kasi kung hindi, wala naman ako pwedeng tutusan dito or bayaran na gawin. Kumpara mo ngayon. Si tatay mo daw ay mula sa pre-colonial. At buhay pa ngayon, yung tatay ni Erich. Pre-colonial at hanggang ngayon buhay pa. Ilang years yun? More than 300 years. Si Erich, ha? Nasalahin nyo ba yan? Oh, ayan. Women enjoy equal status. Nakikwento na si Marites. Si Marites ba yan? Nakikwento na siya ng blind item. Si Marites pala even noon pa. Grabe, equal status. Di ba dati, parang dapat pa natin, di ba dapat finite pa natin yung right natin to vote? Ngayon ko lang nalaman na equal pala yung men and women. Before, there was a time kasi di ba, na discriminated talaga yung mga women na parang they can vote, equal men can vote. Di ba? This is pre-colonial. That was the time na, alam mo yon, nagiging leader na rin ano, yung mga women. Dahil pala na kinolonize tayo, nagkaroon tayo ng discrimination. Oo, yung mga nanakop sa atin. Nakakasad. Kasi, di ba, at now, mas marami na tayong alam. Ngayon na yung may discrimination. Oo. Pero in fairness, kahit pa paano, ano, yung mga kababaihan, di ba? Leaders, may mga leaders na tayong mga kababaihan. Yes. Talaga. Mm-hmm. Oo. At namumuno, di ba? May mga atleta. CEO at atleta, oh. Tama. Yeah. Talaga. Yung mga manloloko na rin na nananakit ng damdamin. Oy! Oh, hi, Bayo! Oh. Alam mo kung kanino nagsimula yan? Sino yung mga lalaki? Ay, ayan na naman tayo. Bigyan mo ako ng 3 minutes, mag-aaway lang kami nito ni Ana ng live. Grabe! Oo. Chill. Equal, wala pong dominant. Equal, yes. Dapat ganun yung thinking natin. Kaya kayo ba, Showtime Onliners, ano sa tingin nyo? Ano yung mga inputs nyo? Tweet, react, and comment with our hashtag na hashtag Showtime Pagkakaisaya. Kasi tuloy-tuloy pa rin po ang kasiyahan dito lamang sa Showtime Online!